So well, guys, meron tayong gagawin ito, guys. Actually, discard na to ng aming ibang site. So discard niyan, guys, ano. Nakita ko lang sa tambakan. So kinuha ko siya kasi meron din akong kaparehas pa na ganito. So kailan itatry ko siyang i-repair. So sabi nung technician na nag-discard nito, sabi niya may problema daw sa pressure tsaka yung roller. So tingnan na lang natin, guys. So okay pa siya, nare-reach pa niya yung temperature. So 185 degrees. So nare-reach niya pa. So titingnan natin kung magsisil ba siya. Ito nga pala, guys, yung machine na to is ito yung seal cut na tinatawag namin or pouch maker. So pouch maker ng Hawoo. So 2016 namin na-acquire to, diniscard na ng ano, technician namin doon sa ibang branch. Nung nagpunta ako ron sa ano namin, guys, sa tambakan namin ng mga discard, so nakita ko to, so pinuha ko. So itatry kong ma-repair pa siya. So titingnan ko kung ano yung problema niya. So mag-try akong mag-seal. Mag-manual muna tayo, manual seal. Ito may manual, automatic yan. Pag mag-seal ka ng manual, manual mo lang yan. So i-search, insert mo lang to. Dapat yan magkakain ng papel. Pag hindi siya kumakain ng papel, may problema yan. So hindi siya kumakain ng papel. So tatanggalin natin tong cover para makita natin. Tanggalin natin tong ito kasi ito yung ano niya, guide. Ito yung size ng papel. Itong mga ito. So, tingnan lang natin. Guys, titingnan natin kung bakit ayaw mag-seal, ayaw mag-pick up ng papel. So dapat yan mag-pick up pag nag-pipid ka ng paper kasi manual tayo or balikat ako dito ako sa kabila, dapat mag-pipid sa manual. So ako mag-try mag-pipid sa kabila. Alam ko rin kasi na pwede din ito sa harapan eh. So ayaw niyang mag-pick up. Dapat yan may sensor. Seal check. Ink test. Alam ko pwede rin dito. So ayaw niyang mag-pick up. So dapat yan pick up niya yan. It's not detecting the size. Load. Point. So hindi siya nagpipick up ng papel. Kahit i-insert ko sa dito ng manual, ayaw din niya. So ayan, dapat yan. Pag nag-insert ako dito, nagpipick up yan. So hindi siya nagpipick up, guys. So meron siyang sinasabi dito, manual sealing. Ayaw na mag-manual sealing, guys, kahit mag-manual sealing ako, guys. Ayaw din niya. So, kaya siguro diniscard ng ano to. Eh, ba't yan? Dapat yan pag nagpipid ako ng ano. So, dapat yan. Papasok. Kailang ayaw. So, start ink. Ink test. May ink test ko sa nalalaman. So, manual sealing. Automatic. So ayaw niyang mag-pick up ng papel ang ano ng pouch.
So ayaw din niyang mag manual sa ano, guys. So ito yung sigurong issue ng sinasabi nung technician na tinawagan ko regarding dito. So kaya niya tinapad. So tatry natin gawin, guys. Buksan natin, guys. Kasi normal pa, okay pa yung heater niya. Mainit pa. So ayun, mainit pa yung heater niya. So kailangan lang natin ng masusing pagtitingchik nito. So titingnan ko na lang to, guys, kung marerepair ba. So ito kasi ito. Kaya natin lamigin muna natin para mainit na kasi 180 degrees to, guys. Mabigat lang to. Tingnan natin yung ating power kung magagawa ba natin o hindi. Kasi diniscard na ng ibang site eh. So meaning, sumuko na sila. So ayun, guys, parang galing lang sa disyerto, galing naman talaga sa disyerto, sobrang dumi. So nag yung roller niya pati hindi align, so kinakayod yung roller niya, so hindi siya naglagay ng spacer dito sa hindi siya naglagay ng spacer ng konti dito para hindi siya sumakayad. Kinakain niya yung ano, guys, kinakain niya yung roller. So ayun, dumi. So puro ano na rin pala to, puro dumi na. So tingnan natin kung makakaya ba natin ating powers. Mainit pa siya. Tingnan mo, guys, ang daming basura sa likod. Yun yung mga naiipon ng mga kinakating nila, guys, naiiwan dito eh. Kaya sobrang dumi. So dapat kasi ito every 6 months lilinisin. Dihins pa, lode. Ha? Dihins pa. Dahing basura sa likod eh. Ito ba yun?
yung kinuha natin dun sa tambakan. Gawa tuloy. Kaya natin itong gawin. Tawag lang yung board ang sira. Mga mechanical, mechanical. Yan sa magagawa ng paraan niya. So, ayun guys. Sobrang dumi. Linisin muna natin bago tayo mag-umpisa. Kasi ito, hawot eh. German ito. Kahit ba si... Ah! So yun guys, napapansin mo ba yan? Puro sensor niya, may problema na rin. Puro dikit na lang. Ito. Yung speed sensor niya. Ito speed sensor. Ito yung paper detector sensor, I think this one. Ito guys. So, napapansin mo yun, puro na rin. Nakadikit na lang. So, dapat siya naka-screw. So, yun yung pinaka-issue niya. So, okay pa naman yung belt. Belt niya is okay pa naman. Yung blade niya, tingnan natin yung blade niya kung okay pa ba yung blade, cutting blade niya. Ito yung cutting blade niya, so okay pa naman siguro. So lilinisin lang yan guys kasi sobrang dumi na. Wala naman akong yung ano lang, kinayod lang niya yung ano roller niya tsaka yung dumi. So tingnan natin yan. Ayan guys, yung sensor niya. So, okay pa naman. Wala na rin itong ano niya pala. So, ayan guys, nakita niyo ba yan? So, nakaangat siya. Nakaangat sa saril. So, dapat yan, hindi yan ganyan. So, nakapasok dapat yan. So, nakalihis yung ating saril. Bakit ang mabuse? Matigas.
review sa sariling. So, yung isa sa mga ano to, pressure na pinabantayan. So, tanggalin natin to para ay angat natin yung ano. What? For what? So, sale already? No, so ito yung pinaka heater niya, guys. So, ito yung heater niya. So, okay pa naman siya. So, ito yung ating okay pa rin yung ano niya, oh. Yung pinaka thermal ano niya, thermal heat niya. Pinaka yung teflon tape niya, normal, okay pa. So, iangat natin to para ma-align natin yung yan. So, yan guys. Kasi sobrang dumi. So nakita nyo guys, sobrang dumi niyan. Paano pa naman gagana yan? Limisin lang natin yan, tapos lalagyan ulit ng bagong grasa. So okay pa naman yung gear niya. Yung gear niya is wala pa namang problema. Maluwag yung ating kabawan. Dumi-dumi guys, hindi nila susunod guys, lagyan natin ang grasa to, pero yung white gagamit tayo ng white na
grasa. So tanggalin lang natin yung luma. Yan guys, wabi. Is what, 11? Why Roger still not yet come? Only 3 DC file for lead. Maybe extended or you have another equipment? Maybe I did not check yet. Yeah, because he's suddenly he's sending another one by one. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yung... Yung OR table nyo na Mindray o yung ano, yung PAMED? Yung Mindray sa room 1? Sa room 1 ng OR? Sige sir, sige sir. Titignan ko lang sir. May ginagawa para mamaya-maya. Titignan ko sir.
yung ating gagamitin grasa, guys. Yan. So, white lechon, guys. So, ito yung ginagamit kong grasa, guys. Lubrimatic white grease lechon. So ito nga pala, guys, pag nag-overshoot to. Minsan-minsan nag-overshoot talaga to, eh. So lumalampas dito. So nag-overshoot yan. Lumalampas dito yan. So hindi mo yan maibalik hanggat hindi mo tinatanggal yung sa ibabaw. Tapos iangat mo yan. Hanggat hindi mo tinatanggal yung heater, hindi mo ito maibabalik. Hindi mo mapupwersa. So kailangan mo tanggalin tong heater sa ibabaw. Tapos iangat mo lang, guys. Mababalik mo na. So yun, kung napansin mo rin to, guys, sunog yung ano niya, yung connector ng heater niya, ayun, no? So kailangan pang bubuksan yan. So sunog yung connector ng heater, so kailangan lang nating linisin yan. So ayun, guys, yung problema natin is yung connector ng heater niya, kaya siguro ganun nangyari dyan. So yan, sunog yan, sunog yung connector niya. So tatanggalin natin yung board, papalitan natin ng connector yan, guys. So yan, guys, tatanggalin lang natin yung board niya. So ang problema natin,
So ito guys, papalitan natin to. Meron akong pampalit guys ayun. So meron akong pampalit dito. Assembly. So papalitan natin. So meron din akong spare ng heater. Yan. So pwede natin palitan. Tsaka palitan natin itong sensor to guys. Ha. So ito guys, puro wasak-wasak na yung ano niya. Palitan natin ito. Ito yung pampalit na. So ito pala guys. Ito pala guys ang ano ko. Mali pala ako dahil nga. Dapat pala hindi grasa na nilagay dito guys. So mali yung nilagay ko. Dapat pala hindi grasa na nilalagay dito. Basa ko doon sa manual. So dapat ang nilalagay lang natin is langis oil. Oil lang dapat. So tanggalin natin to. Yung mismong board. Oh. Pagtanggal nito guys, kailangan mong tanggalin lang to. Lahat ng paa. So, mahugot muna yung buong board kasi nga papalitan natin. Yung sunog na board guys, kunin natin yung ano niya. Thank you.
guys. Oh, heater niya. Okay pa naman yung heater niya. Lang to ng super ano guys. Glue gun. Kasi nga bali na. Ng super glue technology.
So ito guys, jumper ko na lang siya. So jumper na lang natin yan kasi nga sunog na dito. So wala tayong pampalit ng ganito. So jumper ko na lang yan. Kasi yung original lang guys, meron naka-jumper yan dito. Dito sa heater niya. So tingnan mo ito yung bagong heater. Yung bagong heater guys, ano. So pag tinignan mo yung heater niya, ayun o, may naka-jumper yan. So jumper na lang. Kasi yung isa, pinakita mo yung isang heater. Ayan. So wala na siya. Nugso na nugso. So ayan lang gagawin natin, jumper na lang. So ayun na guys, may ano natin yung jumper na natin yung ano guys, dami ko pa papalitan. Papalitan ko pa tong isang tong sensor, papalitan ko at saka so ito yung bag, itong isang sensor papalit ko dyan. Plastic lang yan. So ito is alisin ko na. Yan. So yan, lalagyan natin itong sira. So yung kabila papalitan ko din. So yun guys, magkapalit tayo ng kabilang sensor. Ayan. So, so ito rin papalitan natin. So guys, tatanggalin natin yung ano. So ito ipapalit natin. Ayan.
So yun guys, papalitan din natin yan. Ito. Ayan. Yung sensor na yan. So tapos na tayo magpalit dito. Saan yung mga pinagpalitan? So ito naman. So mahirap tanggalin to. Kailangan natin tanggalin yung guys bago tayo mag luwagan lang natin yan kasi ito is sira na rin, wala na yung ganito guys, yung cup. So ang problema nito guys, ayaw niyang mag-seal. So ito yung sensor ng feeding. So ayan guys, yan yung sensor niya. Ayan, wala na yung cup niya, basag na rin. Nagyan lang ng pandikit. So ito yung bagong sensor niya, dapat na ganito. So ayan. Ayan. So wasak na to guys. Palitan natin yan. So ito.
So, and guys, i-arrange na lang natin yung wire kasi nga yung naka ano dapat eh. Meron kasi itong trunking. Ayan. Yung trunking niya is tanggal na. So, ayusin lang natin yung pagka-cabling niya. So, naikabit na natin yung sensor. Ito. So, trunking na lang. Ayusin lang natin yung cabling. So, pilitan ko na rin bago to. So,
So guys, pagbalik pala nito guys, yung roller na to. So kailangan mong lagay itong dalawang washer. So huwag mong kalimutan yung washer dahil yun yung sa label ng pagpasok ng papel. So huwag mong kalimutan yung ibalik. So tagdalawa-dalawang washer bawat ano yan guys. Tagdalawa-dalawang washer yung bawat tornilyo. So napaka-importante yan kasi pag hindi mo na ibalik yan, magkakaroon ka ng misalignment ng dito sa paglabas ng papel. So masabit yan. So napaka-importante yan guys. Tapos balikan natin yung tornilyong apat. So yun guys, sa mga tips lang sa mga German product guys, German machine. So napaka-importante yung mga ganitong tools, set ng ganitong tools guys. So yung mga torque screw, yung mga ganitong tools kasi napaka-importante yan sa mga made in Germany na ano, machine. Ito ganito. So lahat halos ganito ang ginagamit nating tools. Kasi pag wala ang mga ganitong tools, abutin ka ng siyam-siyam sa pag ano guys, sa pag-screw. Kasi ganito lang yung gagamitin mo. Ito. Napakahirap to sa mga ano, mga nasa yung open side na ano, screw. Ito mas mabilis yung isa. Pang ano lang to, ito pandukot lang to. Yung mga ganitong hindi maabot ng mga ganitong screw. So yung mga pandukot lang yan. Yan. Yan ang pwede mong gamitin dito. Ito pwede mong gamitin. So yun guys, sa moment of truth na tayo guys. So na-install lang natin lahat. Ito. So titingnan natin pati yung mga adjustments. Yung sensor natin, naka-install na lahat. So wala na tayong naiwan. So connection ng wire is okay naman. So dito na tayo ngayon guys sa pagte-testing. So ito lang pinalitan natin. Ito, sensor. Tapos yung sensor dito, yan, sensor dyan. So lahat ng sensor, pilatin lang to. Apat na sensor, pilatan natin. So ito. Ito yung mga pinagpalitan din ng sensor. Yan, apat na sensor yan. Tapos, inayos natin yung nasunog doon na board. Tapos ito guys, pilatan natin. So tingnan na natin guys. Testing na natin guys. For the moment of truth, kung gagana ba siya, hindi. Kailangan pa natin ng adjustment. So sigurado ito guys, magkaroon pa rin na tayo natin ng adjustment. So ano, kasi kailangan natin i-adjust yung mga dapat i-adjust. Dapat yung swabe. Punik na natin yung wire natin. Tapos i-cover na natin guys yung bleed cover. Kasi i-alam niya ito. Kasi may, kung yung bleed cover guys, inaalam niya yan pag hindi na-cover. Kasi may magnet yan dito. Ayun o. No? Yung magnet. Ito yung sinisense ng dalawang sensor. Magnet. Yan. Yan. Magnet yan. Ito yung sinisense ng bleed guys. Kahit hindi mo natin i-cover na yung hindi mo natin i-cover yung pinaka-amin cover niya. Kasi maglo-load tayo mamaya manually dito. So i-on na natin. Ayan. Gumagalaw to. Initialize. So okay naman. Ayan. Gumagalaw siya. So nag-i-initialize siya guys. Dati hindi siya nag-i-initialize. So para malaman natin ito, lagyan natin yung cover ng dahan-dahan para makita natin. Ay naka sarado man natin yan. So yun guys, malapit na nang ma-reach yung ano, temperature 78, 79. So malapit na. So ngayon
Yun. So, na-reach na yung temperature, guys. So, okay na siya. Pwede na tayong mag-feed. Foil feeding. So, tingnan natin kung tumutunog yung roller niya. Yun. Yun. So, okay na. So, nagpipid na siya, guys. So, mag-insert tayo ng insert din tayo nito. Tingnan natin kung kaya ba niyang i-feed. Yan. So, nagpipid na siya, guys. Yan. Yan. So, nagpipid na siya, guys. So, yan, lumabas na. So, ibig sabihin, align na tayo yung ano natin, guys. So, enter lang tayo. Try tayong mag-cut. So, enter. Yan, boot twist natin. So, magka-cut tayo. Maintenance 500 pieces. Yes. Ba't ayaw magtulak? Ayun guys. So yan guys, lumahan na siya. So nag-cut na siya. So ito yung size niya. So, pwede tayo mag-auto-cut. So, automatic siya. Naka-seal na. Okay ba yung sealing niya? Tapos, auto-cut din siya. Ayan. So, naka-automatic tayo. Kailang mataas yung, maano yung time niya. Division time niya. Ayan. So, okay na siya. So, ito yung size ng 800mm. At 200. So, yun yung size ng 245mm. Yan, yung cut and seal. So, yan yung cut and seal na trabaho niya. Yan. 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 So, pero yung seconds na time niya. Pwede kong baguhin yung time niya ng pag-seal. Kasi nga, Pwede ka ring mag settings dito guys ng cut lang walang seal. Pwede ka ring mag settings ng cut and seal. So ayan. Naka-cut and seal tayo. Kaya ayan, automatic 'yan. So 225 mm yung length niya, yung size niya. So ayan yung ano na. Automatic sealer na 'to. So napagana natin guys kahit yung discard na ng ibang brand namin, ibang brands, discard na to. So, napagana pa rin natin. So, pinalitan ko lang ng sensor. Sensor lang guys, at saka yung roller dito. Roller motor. At saka apat na sensor. So, matalas pa yung pangkat niya. Ayan. Ayan. Okay na siya guys, kung i-stop lang natin, i-stop lang natin dito. So, interrupted na process na siya guys. Ika-cut lang niya yung huli. Yun na, so yun na yun. Ngayon, pag nag-change tayo ng settings, ng size niya, 2mm yan. So, mag-try tayo mag-change ng size ng settings niya. Hindi, may password eh. Pag-change ng size, ayan, length ito. Pag change ng length guys, ito yung 1, 2, 3. So, ayan, babaguhin mo kung ilang count, ilang kopya, ilang piraso ang ikakat mo. So, halimbawa, babaguhin ko ng ano yan. So, babaguhin ko siya ng 500 lang. Sadong madami yung ano. Ayan, 500.
enter, enter. Tapos yung length niya may 225. Pwede kong baguhin ng ang length niya is maraming anto guys eh, size eh. Ano, yung item niya size. Item. Ano. Yung size niya 1 2 3 1 2 6 7 ang size niya. Merong medium, large at saka dental bars. So ngayon babaguhin natin ng ito kasi yung standard nila guys eh, 225 mm. So pwede kong baguhin ng 325 mm o kaya 425. So try natin yung 425 mm. Enter. Okay na yan. Then punta tayo dito ulit. So try natin, press natin yung button. Ininit muna niya para si kakat niya. Ayun guys, oh. Dito kahaba yung 425 mm. Sobrang haba guys. So ito yung ginagamit nila pang dental bars. Ano, dito pang dental bars guys. Maikli lang ang dental bars eh. Pang large OPD yan guys. Ayun, oh. Yan. Sobrang haba. Yan. Sobrang haba yung kinakat niya. So yun lang guys, yung ano natin. So stop na natin para ano na. Stop. So enter lang natin. Yan, stop na guys, nag-stop. So stop process na siya. So gayto kahaba yung 425. Sobrang haba. So so yun guys, babaguhin natin ulit. Ilagay nito sa 225 kasi yun yung standard na ginagamit nila. Long press mo lang to guys. Yan. Long press mo lang yung 123 PCE. Long press mo lang yan. So makapagbago ka na ng count. Ilang piraso at saka yung length. So enter mo lang. So baguhin mo lang to ng 225 kasi yun yung ginagamit nila. Tapos enter mo lang guys. Tapos balik ka ulit dito. Yan. Tapos, press mo yung button. So, yung sealing time niya, nasa mga 4 seconds. Ayan. Ayan. So, ang ginagawa kasi nila na guys, iiwan lang nila yung machine, iwan lang nila yan, tapos, pagbalik nila, kompleto na, mayroon na silang ganitong nakakat na sealer. So, dito lang yung pouch maker. Ito yung tinatawag na pouch maker, guys. And guys, so, gumana na rin siya sa wakas. So, napagana natin yung discard ng ibang hospital, guys. So, hanggang dito na lang muna, guys.